Because of halo sister, it's your brother, Brucey, here yet again. And I just want to greet you a happy, happy, happy birthday. And I hope okay ka dyan. Alam ko naman okay ka naman lagi dyan sa Canada. And you're doing the things that you love. And I'm so happy na nagagawa mo na siya. Together with Asikun, my brother din, your husband. So, I know, sister, it's been a one hell of a roller coaster ride sa atin, yung relationship din natin. From the day one since we met. And alam ko, nire-reminis ko pa, hindi ko pa rin makalimutan yung back and forth conversation natin sa FB. Sa FB post actually. And alam mo naman kung paano tayo nag-start. It all comes down from the YouTube days. And I'm happy na malayo na yung nararating mula na in terms of YouTube and all. From the voice acting, from the voice overs, voice projects overall. And syempre sa video, kita ko, alam ko naman simula pa lang kaya naman tayo nagkakilala kasi nakita natin yung passion, yung desire to learn, desire to grow further sa respective path natin na tinatahak, respective industries natin, respective masteries natin. Ikaw sa audio, ako sa video. Ako magaling ka rin naman talaga sa video, sa totoo lang. And content creation itself. So nakita natin from the start kung paano tayo para tayo gumawa ng content itself. Kaya doon natin nakita yung parang the potential itself. Alam ko, nung una ko nakita, sabi ko, sa lahat ng, kasi ano yun guys, just to be clear and para alam nyo rin yung context, yan yun ay met through sub to sub. Alam ko, bawal yun sa YouTube and all. But nung kami nagsimula dati, nung kami nagkakilala. And press kaming eager that time din to grow our YouTube channels as well. And sa lahat na nakita ko na nakausap ko through that channels ng ano, mayroon kasing JC yun sa ano, may group yun sa FB. Sa lahat ng napanood ko na videos, yung kay Jenny nag-stand out sa akin. Nasabi ko, this girl has potential in making content creation in this industry. Kumbaga, mayroon siyang makita mo yung gawa niya na hindi siya basta-basta gumagawa ng videos lang. Pinag-iisipan niya. And then, she executes her videos flawlessly para sa akin. Na nakikita ko rin sa sarili ko. So, that's why I interacted with her further. Tapos, nag-exchange lang kami ng ideas and all. Ano ba yun eh? Like, si Asikun na alam ko, tanda ko, nasa Japan pa nun working. And si Yenny, wala pa siya sa Canada nun. Nandito siya pa sa Pinas nun. And that's where we started our friendship. So guys, hello, good morning. Day 2 po. May lasing kaming kasama. Sana wag niyo yung tularan. Tapakita lang namin siya sa inyo. Ayan siya guys, ayan. Tignan niyo, tignan niyo. Ayan. Marami siyang pagsisisihan pag gising niya sa umaga.
marami siyang mga mapapanood na hindi niya nais makita. Ngunit, tapos na. Inuulit ko, huwag tularan. So, for the past couple of years, I've known Yenny. I can greatly say na she became a great friend. I mean, still up to now, she's a good friend. The best of the best, one of the best of the best. She makes sure na mga kaibigan niya is okay every time. And she checks actually kung okay ka o hindi. And alam mo yun, all out siya maging kaibigan. Kumbaga maaasahan. And throughout din pala nung ano namin, lalo na yung pandemic days, before pandemic days, sobra kaming intact talaga. And alam mo yun, I can't ask for more in a friend. Kung paano siya mag-alaga, lalo na nung naalala ko yung siyempre nasa Canada na siya noon around SGS. Hindi ko pa kasi natatapos yung SGS na vlog. Pero meron dun instance nung pauwian na nung kami ni Goodman na lang natira, si Ama nakauwi na. Actually umiwalay si Ama nga, buti nga hindi niya rin pinabayaan, and kami rin kasi that time nagkaroon ng may typhoon noon. And we are stranded in Moa. Hindi kami makauwi. Lahat na ng roads flooded na. And wala nang tumatanggap ng booking. Miski Grab, Angkas, lahat wala na. Tinatanggihan ng lahat kasi lahat na ng daanan closed na. Kasi nga flood na, nabaha na lahat. At sabi mo, so, guys, andito kami sa ano, Dumitro fucking nowhere, and bahana, let's go! And, siyempre, vloggers tayo, ang mga kapigil ko rin, kaya sinabi ko ng best kanina na dapat papasok ko na to dahil muulan na. Pero ako si Mr. Vloggerist, kahit madilim. Ayun, malapit na kami doon sa residences. So, ayun, ganun, labo na, diba? Ulan yun, patak na ulan yun. This is from heaven yun, guys. Drama is good for thee. Ay, sorry. Ano ba lang ako sagit? Ngayon lang yan. Wala yung ni-rehearse natin, boy. Sabi ko, drama is good for the vlog. Saan lang ako sagit na? Baha, boy, yun. Basta baha. Dikit na eh. Basta. Hold my beer, okay? Pag ito nadulas, gago. And si Annie kagad yung tumulong sa amin to find a place to stay. So kahit na nasa Canada pa siya, alam mo yun, you can feel her presence in helping you in any way she can. So parang binook niya, tapos gumastos pa nga siya that time sobra ng hotel namin ni Goodman para lang makapag-stay kami for the meantime and mapalipas lang yung gabi para makauwi agad kinabukasan kesa nasa labas kami na giginawin kasi lakas ng ulan nun. Ganun din ginawa niya kay Ama pagkakatanda ko. So siya yung isa sa mga ganun kaibigan, klase ng kaibigan na hindi ka papabayaan. Kaya simula nung nag-Canada siya, hindi naman nawala rin yung connection namin. May mga instances lang nangyayari na sobrang busy rin talaga, hindi na rin kami nagkakausap and all. Pero hindi naman nawala totally. Sadyang busy lang kami sa kanya-kanyang buhay and we respected that. But I kinda miss yung pandemic and before pre-pandemic days namin na gabi-gabi, guys. Gabi-gabi kaming naglalaro. Kulitan, actually. Hindi lang laro. Kulitan, kwentuhan, sa Discord. Kaya nga na-create ito eh. Like itong, ito. Yan. Kaya na-create itong
tropang pajama. Kami nag-create niyan. It's from my YouTube channel. Ang tawag ko kasi dati Tropa Peeps. And her YouTube channel. Ang actually hanggang ngayon, alam ko tawag niya sa mga is pajama gang. Alright, what's up mga Tropa Peeps? Your boy, Bruzy here. Yet again with another video. What's up? It's your homegirl, Yenny, back with her pajamas. Kaya we came up with a group name, Tropang Pajama Gang, or in short, TPJ. Ito rin, suot ko ngayon, NSE. So to my sista, Jenny, lagi mo lang isipin na andito lang ako parati sa likod mo to support you in every way I can, in every endeavors you plan to push through. Lahat ng businesses na gusto mong pasukin, dito lang ako sa likod mo always. Ano lang naman ako, 1 PM away. Alam mo naman yan, 1 PM away lang ako sa lahat ng katanungan mo o ano, dito lang ako. But we miss you, I miss you. Para sa kanya isipon lalo na dito sa Pinas. I hope bumisit na ulit kayo, like just like last time, para makapag-banding ulit tayo. Also rin pala, I'm sorry rin again sa mga naging pagkukulang ko as a friend, as your brother. Alam ko naman lahat, hindi lahat naman ng relationships, hindi lang puro ups, may downs din. And we know, and I know myself na ganun din naman relationship natin, ups and downs. And in overall aspects ng pagkakaibigan natin, sa lahat ng pagkukulang ko, I want to say that I'm sorry again. And I will try my best to be the best friend and to be the best brother you can have. Again, sister, happy, happy, happy birthday. May you enjoy your day to day. Ingat kayo palagi, na isip ko dyan. Wish you all the best. May God bless you always, and we miss you. I miss you, and we love you. Uwi ka na, please. Bisita ulit dito sa Pinas. Ayun lang. Proceed, word out, peace. And see you around, sister.